Diyos ko, mukhang ito na ang katapusan ko. Hindi ko man lang natapos ang misyon ko sa buhay. Pero gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako sa buhay na pinagkaloob mo sa akin at sa lahat ng biyayang binigay mo. Huwag niyo lang sanang pabayaan ang apo ko. At sana po, gabayan niyo si Cardo para may pagpatuloy pa rin nila ang laban na aming nasimulan. Sila na lang ang natitirang pag-asa ng buong Pilipinas. At sana po, patnubayan ninyo rin si Ate Flora. Huwag niyo po siyang pababayaan. Natuntun na ng mga kalaban ang kinaroroonan namin. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Iniligtas mo kami. Tapos, sariwa ito. Tampan natin. Ako ang bahala sa Ricardo. Tara, kilawin na natin. Tara. Sir President, yan na po ba yung San Andres? Yan na nga yun. Mukha namang tahimik ang lugar. Tsaka, mukhang mapabait ang mga tao. Mr. President, nagdadalawang isip po ba kayo tumuloy? Malis na po kaya tayo. Hindi. Tutuloy tayo. Paano po yan, Mr. President? Baka po, mamukhaan po tayo ng mga tao. Tama po. Baka dyan pa po tayo mahuli at mapahamak. Magtago muna tayo. Maghintay tayo ng magandang tiyempo bago tayo lumabas. Mas maigi po yun, Mr. President. Tama pa kaya itong bumalik pa ako dito? Na tumapak pa ako sa lugar na to? Naalala pa kaya ako ng mga tao rito bilang dating taga rito? Dito na lang po muna tayo. Abandonado po. Eh, gutay-gutay na itong bahay na to eh. Mr. President, okay lang po ba itong bahay? Ang mahalaga ay makatago tayo dito. Sigurado po ba kayong gusto nyo bini ng loteng ito, Mr. Valmoria? Triple na po ang presyo nito mula sa orihinal nitong halaga. Hindi nga makatarungan ang presyo ng lupang ito. Kanino ba yan? Pagmamay-ari po ang loteng ito ng isang negosyanteng nagngangalang Mr. Bobby Cruz. At magiging prime lot na din po kasi ito dahil a year from now, business district na po ang buong syudad. Kaya lang ang problema, bibilhin na po ito ni Don Ignacio at wala na po tayong magagawa doon. Alam mo, matagal na ako sa negosyo ng real estate. Alam ko ang status ng lupang ito. Pwede pang bilhin yan. Hindi po ang lugar na ito ang problema, Mr. Valmoria. Naririnig niyo po ba ang sinasabi ko? Bibilhin na po ito ni Don Ignacio Guillermo. Narinig ko. Wala akong pakialam kay Don Ignacio. Gusto kong bilhin ang lupang ito. Ngayon, kung magagawa mo ito ng paraan, pipigyan kita ng malaking halaga. Hindi po magandang kalaban si Don Ignacio Guillermo, Mr. Valmoria. At pag ginawa ko po yun, para na rin po akong humukay ng sarili kong libingan. 10 million pesos. Pwede na? Susubukan ko po, Mr. Valmoria, pero hindi ko po maipapangako ito. Tawagan mo na lang ako kapag kulang pa yan, ha? Sige po. Tara.
ni Elizabeth. Mukhang hindi talaga maayos si Mr. President. Oo nga, Ambo. Nag-aalala na nga ako sa kanya. Halika, kausapin natin siya. Halika. Mr. President, okay lang po ba kayo? Parang hindi eh. Mr. President, sana po hindi na po tayo pumunta dito. Hindi po pala kayo palagay sa lugar na ito. Maayos naman ako. Alam niyo, dito na ako lumaki. Ang saya-saya ko noon. Meron lang akong nangyari nung nakaraan na pilit ko nang kinalimutan. Mr. President, nangisda din po kayo noon. Alam mo, bago ako naging abogado, ang dami kong pinasukan na trabaho. Naging magsasaka ako. At dito naman, naging mangingisda ako. Masaya naman ako sa trabaho ngayon. Samuel, buwag asyanda mo yung mga tawa natin. Ayaw ko nang abirya. Hindi tayo pwede lumakad ng kukonti. Sigurado akong naka-alerto ng lahat sa pagpatay natin kay Don Ignacio. Yan nga din naisip ko, Armando eh. Mainit pa tayo tapos lalabas agad tayo. Parang tayo pa yung lumalapit sa sarili nating kapahamakan eh. Basta sumunod ka sa utos ko. Sa pakiramdam mo. Pangako, Omar. Hindi kami titigil hanggang hindi namin nahuhuli yung mga hayop na gumawa nito sa kapatid mo. Ako nga pala si Cardo. Ano pa alam mo? Ako si Omar. Kilala kita. Kilala ko kayong lahat. Pinaplano niyo sa akin. Huwag ka mag-aala, Omar. Wala kaming gagawing masama sa'yo. Magpahinga ka mabuti para gumaling kagad. Para makauwi ka na sa inyo. Kayo naman ang bahala sa kanya. Ito na ang pagkakataon ko para maipaghiganti si Kuya. Dalisay, humanda ka. Sisiguraduhin kung pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Amanda. Oh, gusto yung mga kasama mo. Makakain ba kayo ng mabuti? Ayos naman. Naiiyak kami sa'yo eh. Sobra-sobra yung tulong sa amin. Wala yun. Alam ko naman na kung kami naman nasa sitwasyon niyo, alam ko naman tutulungan niyo rin kami. Alam mo, matagal ko na kayo pinapanood sa balita. Alam kong magagaling kayo mga polis. At mabubuting tao kayo. Sa totoo lang, hanga nga ako sa inyo eh. Sa kabila ng sitwasyon nyo, patuloy niyo pinaglalabang paniniwala niyo. Lucas, Dennis, bukas, ihanda niyo yung mga sasakyan na tauhan natin. May lakad tayo. Kailangan ba talaga natin sundin si Armando? Nakaligtas na tayo sa malaking kapahamakan. Sa pagpatay natin kay Don Ignacio. Sinasabi ko sa'yo, dito tayo matitimbog at madidiskrasya. Marger, grabe dito, ano? Dami nilang tauhan. Buti, hindi sila natutunto ng mga pulis dito. Laking tao pala ni Armando, no? Buti na lang, sila yung naging kasangga natin. Biruin mo, meron silang sariling private army. Mabuti na lang, nakilala natin sila sa ganitong pagkakataon. Dahil kung dati nangyari to, na mga pulis pa tayo, tayo ang kalaban nila. At tayo mismo ang tutuwi sa kanila. Oo nga, Samuel. Delikado tayo. Wala tayong magagawa. Kailangan natin sundin si Armando. Pero kapag pumalpak yung lakad bukas,
tsaka kami magtutuos. Tingnan nyo na mabuti yung mga baril nila. Puro high-powered. Ano kaya ang background ng mga to? At paano nila nakuha ang mga ganyang baril? At ganito kalaking bahay? Sa pinanggalingan ko mundo, sigurado ako may mga illegal na gawain itong si Armando. Armando, meron sana akong isa pang pakikiusap sa'yo. Yung isang kasama natin na na-hostage. Hanggang ngayon kasi, malubha pa ang tama niya. Hindi namin alam ang gagawin sa kanya kung aalis kami bukas. Huwag mo naisipin yun. Ako nang bahala sa kanya. Siya nga pala, kung magbabago man ang isip mo, welcome kayo dito sa bahay namin. At handa kami makipagtulungan sa inyo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo dati, pareho lang tayo ng pinaglalaban. Maraming salamat talaga. Pero pasensya ka na. Buo na talaga ang desisyon ko. Sana balang araw, makabawi rin kami sa'yo. Alam nyo, naisip ko lang. Dapat talaga matagal na natin nakilala sila Armando eh. E di sana, nung pa tayo nagkaroon ng malakas na kakampi? Di pa ba tayo nadadala? Eh, ilang beses na tayo natanso sa lahat ng mga bago nating nakikilala? Oo nga. Nakakaduda si na Armando. Lahat na lang ng kailangan natin binibigay. Sa panahon ngayon, may mga ginto pa kaya mga tao. Hindi tama na pinag-iisipan natin ang masama mga taong tumutulong sa atin, pero naiintindihan ko kayo. Kaya kailangan mag-ingat pa rin tayo para hindi tayo mapahamak. Tama si General. Tayo na nga yung tinutulungan eh. Baka mamaya niya, malaman pa nilang pinagdududahan natin sila. Sa mundong ginagalawa natin, lahat pwede natin maging kaaway. Buhay natin nakataya dito. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Pero Major, ano bang mapapala sa atin nila Armando? Uy, Patero, baka nakakalimutan mo. Tayo ang most wanted ngayon dito sa bansa. At napakalaking pera ang nakapatong sa mga ulo natin. Greco, sa sobrang yaman nila Armando, palagay mo may isip pa nilang gawin yon. General, Major, nakausap ko si Armando tungkol kay Omar. Ang sabi niya, pwedeng manatili dito si Omar hanggat di pa siya magaling. Nakakaya nga eh. Pinagpipilitan niya na sasama niya tayo bukas kay Lolo Delpin. Para daw masigurado niya ligtas tayo. Tsaka, mukha naman silang mabubuting tao. Gusto talaga nila tayong tulungan. Paano yan, Armando? Paalis na sila Cardo bukas. Paano natin makukuha yung mga pabuyang nakapatong sa ulo nila? Hindi ko alam, Lolita. Hindi ko mabago ang isip ni Dalisay. Buo ng desisyon niya na umalis dito. Ginawa ko ng lahat. Pero hindi ko siya mapigilan. Oh, sige, maaga pa tayo bukas. Ayun na tayo. Tara. Cardo. Hindi ka ba nagtataka sa sobrang kabaitan sa atin ni Armando? Cardo, sigurado akong may kapalit to. Dahil wala namang taong tutulong na walang hinihiling na kapalit. Eh kung dito na lang natin sila pagpapatayin, nang sa ganun, mas madali nating makukuha yung pabuya. Hindi basta-basta ang mga agila, Lolita. Sigurado ako may nagbabantay sa kanilang. Baka mauwi na sa bakbakan pag pinagtangkaan natin sila ngayon. Ayaw ko mabawasan tayo ng mga kasamahan. Kayo naman, no? At kayo nag-iisip ng ganyan. Ang ganda na nga ng pinapakita sa atin ng mga tao dito, eh. Eh ano ngayon kung may kapalit? Tayo naman ang nakikinabang sa sitwasyon natin ngayon. Alam ko. At naiintindihan ko yun. Pero siyempre, hindi ko maiwasang mag-alala. Dahil hindi natin alam kung totoong mga kaibigan natin sila o mga kalaban. Anong gagawin natin, Armando? Hindi ko alam. Mas madali sana tayo makahanap ng paraan kung mananatili sila dito. Pero aalis na sila bukas. Baka matakasan tayo ng mga yan. Kaya nga kailangan natin mag-isip kagad ng paraan. Para
nangyari sila sa balita. Basta kailangan natin mag-ingat. Maging alisto. Basta ang alam ko, hanggat wala silang pinapakita masama sa atin, hindi dapat natin sila pinag-iisipan na masama. Cardo, alabo naman ni Major. Maganda na pakikitungo sa atin ni Armando tapos pag-iisipan pa nila ng masama. Kaya mo na, manager. Baka naniniguro lang sila. Hindi mo naman maalis sa kanila na hindi mag-isip eh. Naalala mo ba yung ginawa sa atin ni Boss Lito? Ibalik tiwala tayo. Tapos siya mismo naglandag sa atin. At siya rin ang dahilan kung bakit namatay si Aliana. Sa bagay, naipunto rin sila. Manager, mga opisyalis kasi sila Major at General, kaya iba sila mag-isip. Hindi naman sa hindi nagtitiwala, pero kailangan natin makasiguro kung sino pagkakatiwalaan nila. Dahil bawat galaw natin, buhay natin na magiging kapalit. Bakit ba pinagkakatiwalaan ni Tatay ang mga agila na yan? Lalo na yan si Cardo Dalisay. Mga pulis yan. Sigurado mga kalaban namin yan. Baka traidorin lang nila kami. Kagaya lang sila ng masasamang pulis na nang ape at pumatay sa mga kasamahan namin. Sarili lang nilang iniisip nila. Hindi ako maluloko ni Cardo Dalisay na yan. Kung si Tatay na paniwala mo, ako hinding-hindi. Hindi ako magtitiwala sa'yo. Kaya humanda kayo sa akin dahil babantayan ko kayo. At hindi ako titigil hanggat hindi natatauhan si Tatay. Thank you.
Katapusan mo na, Dalisay. Mabibigyan ko na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Kuya. Hayop ka. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Buhay ni Dalisay. Kapalit ang buhay ng kapatid mo. Hoy! Sino ka? Omar! Ginagawa mo dito? Masakit kasi ng sugat ko eh. Hindi ako makatulog. Baka naman pwedeng tulungan niyo ako. Ano ba? Oh, samahan na kita kay General. Para magamot ka. Tara. Sino yun? General? Soriano. General, Major, pasensya na po. Nakita ko kasi ito eh, sumasakit yung sugat niya. Ganun ba? Ihiga mo na siya ulit. Kukuha lang kami ng gamot. Tara, tara. Inumin mo na tong gamot mo para hindi ma-impeksyon yung sugat mo. Salamat. Ano to? May ipapadala ako sa iyong address. Pupunta raw dyan si Cardo Dalisay. Sigurado ko ba sa impormasyon mo? Pinadala yan sa akin ang kilala kong Coronel. Hindi ako lolokohin. Ni Colonel Almazan, sigurado ako dyan. At kahit 1% lamang ang katotohanan na nandyan nga si Borja at si Cardo Dalisay, tataya ako, mapatay lang natin yung hayop na yan. Sana tama itong naging desisyon natin. San ba raw yung lugar na sinabi ni General Delphi na pupuntahan natin? Doon daw sa bahay ng kaibigan niya, Colonel. Pakikilusin ko lang mga Black Ops. Art, katatapos mo lamang pumalpak. Huwag na nating ulitin yun. Dahil sa tuwing nakakatakas at nakakalusot sa atin si Cardo Dalisay, lalong lumalakas ang kanyang loob at lalong lumalaki ang kanyang sungay. Renato, alam mo namang katulad mo, matagal ko nang gustong makita ang patay ang Cardong yan. Kaya mo tatawagan ko rin yung mga tao natin. Siguraduhin mo lang na hindi kayo papalpak. Paano tayo magiging siguradong ligtas tayo doon? Hindi rin ako sigurado, Major. Pero sa tingin ko, hindi tayo papupuntay ni Lolo Delpin doon, kundi siya siguradong ligtas tayong lahat. Pero hindi tayo pwede magtiwala agad, Cardo. Lalo pa ngayon, hinahanap tayo ng mga kalaban natin. Isang maling desisyon lang, maaaring mga buhay natin ang maging kapalit.